Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, everyone! Happy New Year, Kabayas! What's good? It's 2022. I don't know about you, but it's 2022. So, it's 2022. At syempre, tayo nga ay ang defending champion sa mundo ng MLBB Esports. Sino-sino ba? Nako, sino pa ba? Ayan o, it's Ube time, Blacklist International. Pero ang sarap eh, ang sarap na itong Ube. Tikman muna ang last one. Okay. Hindi yon yung topic natin ngayon. Kasi nga na-mention ko, na tayo defending champs. Marami tayong ini-expect na tournaments ngayong 2022 dahil mukhang masagana na naman ang MLBB Esports scene. So ano nga ba ang mga dapat natin expect ngayong 2022 sa isa-isa natin? At bago pa nga magbagong taon ay nag-announce na muling maglalakad matatag ang kupunan ng Cebol. Dahil in-announce na nga na ngayong 2022 ay magkakaroon muli ng SEA Games Esports. Maraming esports titles ang nandyan. Pero syempre, ang aabangan natin ay ang MLBB. Bakit? Guys, kung hindi nyo alam, kung hindi nyo lang naman alam, tayo pa rin ang defending champion ng SEA Games. Noong 2019 December, nangyari yon. Naalala ko pa si Nepomuceno, si Carl Tizzy, si Bila, si Kenji, si Baksha Anon ni Hayes. Bata Anon, Baksha Anon, di ba? Tayo ang defending champion at ngayon na nag-announce na kailangan, ano pang kailangan natin gawin? Walang kabayas-bayas. Todo support pa rin. Todo support pa rin ang gagawin natin. Ngayon kasi, marami nagme-message sa akin, marami nagtatanong na Kuya Manjin, kung mamimili ka ng limang team na mag-represent sa Cebol, sino-sino pa. Ako, sa opinion ko lang naman, bakit hindi na lang ito? Kung sino ang ating M3 champion, pwedeng-pwede naman sila rin. Diba? Blacklist International, lima. Para sa akin, kasi yun na yun eh, champion eh, ng buong mundo, di ba? Tapos hindi mo pa ilalaban sa SEA Games. Pero kasi, syempre, kung hindi ako nagkakamali, may mga restrictions ata pagdating sa age. And I'm not really sure kung pasok ba yung mga edad. Kasi alam ko, may mga under 17 ba? Pakicorrect ako, may under 17 ba sa blacklist? Sina Oheb, hindi ako sure kung anong edad nila. But then again, sarap talaga ng ube. Kung sino man ang ating magiging representative, kasi nag-announce na ng parang qualifiers, yung Cebol page, kung sino man ang magiging representative natin, walang kabayas-bayas, susuporta tayo sa kanila. Kahit sino pa yan. Kasi ang dami ng magagaling na MLBB players, MLBB pros sa Pilipinas na deserving. Sobrang deserving din maging representative ng Pilipinas para sa SEA Games. So, comment down below kung sino sa tingin nyo yung limang players. Gawin nyo ng walo. Diba? Para may 6, 7, 8. Gawin nyo ng walo. Walong players na sa tingin nyo magiging representative natin sa Cebol SEA Games. Next up na dapat nating abangan sa 2022 ay ang mga roster reveal, mga roster shuffle sa mga teams na kasali sa MPL Season 9. Actually, sama mo na rin yung Season 10. Kasi usually sa MPL, dalawa namang season sa isang taon. So Season 9 and Season 10. Confirmed ang Season 9, wala pa tayong date. Well, siguro malapit na yan kasi tapos na yung M3. Usually yan ha, sa akin ha, usually yan mga February. Parang mid-February yan eh, or late February. No? Based on my experience. So ngayon, ngayong Season 9, may isang team na nag-reveal ng kuponan nila. Bago pa mag 2022, ni-reveal na nila. Bumabaril-baril pa. Lumipat na si Carl Tizzy, ang pambansang tuso sa Echo. Kasama niya si Yawi na napakalupit din mag-tank at ang isa sa mga siga, isa sa mga bad boy, si Tipi na si Trimar Tizzy sa Echo. At sino ba mga kasama nila? Si Benny Cutie, si Kurt Tizzy. Tatlo na silang Tizzy doon. Sila na ang Tizzy Boys. Men, super duper team.
parang binuo mo yung Miami Heat ng 2013 Miami Heat, no? Kung saan sumali si Ray Allen. Bang! Hindi pa tayo sure, no? Usually, sa mundo ng sports, yung mga super team ay sa unang taon or sa unang run nila ay hindi rin nagiging successful. Diba? Ang dami nyo yan, eh. Miami Heat, Brooklyn Nets, Golden State lang ata nagpagana nun, eh. Na nag-champion agad, eh. Pero, titignan pa natin. Malakas ang echo on paper. Stats. So, abangan natin sila kung kaya ba nilang tumapat sa defending champs. Pag itong season na to, ang lakas pa rin ng Blacklist. Wala na. The most dominant team in MLB BPH Esports. Blacklist International. Speaking of Blacklist International, the question is, kaya-kaya nilang manatiling malakas ngayong 2022? Dahil halos lahat, men, wala eh, ulitin ko eh. The most dominant team in MLB BPH Esports. Wala eh, natalo na nila eh. Yung Bren, yung Aether. Yung Bren, nagkaroon sila ng run, pero hindi kasing tagal ng run ng Blacklist International. No? Bow down. Bow down to the Queen. So ngayon, the mission for Blacklist International na yung 2022 is to defend the crown. The question is, meron kayang team na tatapat sa kanila? Parang dito sa video na to, no? Pangatlong beses na natin sila mention kasi wala eh. Malakas talaga eh. Meron kayang new threat na team. Yun na nga ba yung Echo or meron pang isang team na bubuo? Yung Onyx, magpapalit ba ng roster yan? Diba? Yung Blacklist, magdadagdag ba sila ng isa pang isa na namang player? Kasi after nung Haji na dagdag, lakas eh. Champion. Yun. So, again, for 2022, ay, ganito ako. Mas ano ako eh. Wise ako eh. Shoutout kay Wise. Ayan. Defend the crown. Isa pa sa dapat nating abangan ay ang exposure mismo ng ating liga, ng MPL, sa mas malawak na audience internationally. Kasi after the performance of BTK nung M3, maging yung Navi na din, eh for sure yung mga Western people, hindi lang yung mga Filipinos doon sa West, kundi yung mga Western people mismo ay pwedeng maintriga, di ba? Pwedeng maglaro din ng MLBB. Napanood ko nga yung interview ni Leo. Shoutout kay Leo Gaming, kay Zia. Diba? Na parang grabe. Tagalog na Tagalog din pala talaga magsalita si Kuya Zia. No? Shoutout sa'yo. Binanggit niya na gusto niyang maging echo kung siya ay may import sa Pilipinas. So big question din yun kung magkakaroon na tayo ng mga imports. Diba? Kasi again, sa 2022, every year, meron tayong dalawang major tournaments. Nandyan ang MSC. At nandiyan naman ang M4. Ay, ano pala? Sama na rin natin. Sama natin yung MPLI. No? Kasi mukhang itutuloy-tuloy din. Shoutout to One Esports. Mukhang itutuloy-tuloy din ng One Esports yung kanilang tournament na MPLI. So lahat tayo papalag dyan. And hopefully, dumami yung mga MPL. Baka magkaroon ng MPLNA, MPL Europe, or kung ano-ano pang MPL. Yung Japan. Japan, favorite natin yan. Diba? MPL Japan. Tingnan natin kung magkakaroon. Wala eh. Ang ganda ng M3 eh. And finally, ang mga binubulong ng mga Marites last year. Kasi, ang dami ng chismis na kumakalat na magkakaroon daw ng MDL. Developmental League. Kasi sa MPL Indo meron nun. Why not sa Pilipinas? Why not sa Pilipinas? Diba? Wala pang confirmation na magkakaroon nun. Pero marami ng mga teams na hindi kasali sa MPL, yung tinatawag nating Pro-Am teams, ang nagpre-prepare para sa MDL. Kasi ang format ng MDL sa Indonesia ay kung paano yung dating format ng MPL, kung saan may mga qualifying teams, may mga qualifiers, dalawa lagi makukuha. Parang yun na yung secondary league, diba? So kaabang-abang yan ngayong 2022. Again, no confirmation, pero kung mangyari yan, nako, for sure ang daming sasali dyan. Diba? Ang dami ng teams ngayon. Shoutout sa inyo guys. Ang daming pro teams ngayon na gumagrind. Sali lang ng tournaments.
Diba? Hanggat sa ma-discover sila ng isang MPL team. Napakarami nyo guys, saludo sa inyo. So abangan natin yung lahat ngayon, ngayong 2022. Kasi nga, alam na ng lahat, nag-franchise na eh. So ngayong 2022, magkakaroon ba ng MDL Philippines? At ayun nga, kabayas, ang mga bagay na dapat nating abangan sa 2022 sa mundo ng MLBBPH Esports. Actually, ikaw, kung meron ka nang gustong ibang abangan, ay pwede mo dyan i-comment sa baba. Baka mamaya gusto mo lang makita si ganito, gusto mo makita si ganyan, comment mo dyan sa baba at pag-uusapan natin. I-comment nyo na din kung sino nga ba yung mga top players na gusto nyong makita na maging representative ng Pilipinas sa SEA Games para maging kasali sa SeaBall. Comment nyo. Actually, pwede ngang 10 eh, no? Kasi yung mga MPL teams, umaabot na rin ng 10 eh. Diba? Oh well, nonetheless, gusto ko lang sabihin na ikaw na nanonood ngayon, sana maging masagana ang iyong 2022. Kung nasaan ka man sa journey mo, sa ginagawa mo, kung ano man ang trabaho na ginagawa mo, kung nag-aaral ka pa, diba? Galingan mo lang. At lalo mo pang galingan. Makakarating ka rin sa pangarap mo. Yun lang guys, Happy New Year! Napadami yung food trip ko. Yan, ube time. At damay-damay na to sa paubusan ng leeg. Tatry kong mag-jogging. Next video, jogging tayo! Next video, try natin, di ba? Yun lang, maraming salamat. Like, share, subscribe. And again, Happy New Year. God bless.